I'm gonna give Aaron and Kuya a haircut. It's called the prisoner's quarantine haircut. Ilagay mo yung ano doon. Well, before, ayaw magpakita ng mga mukha. So, before. Halfway through. We're saying Spider-Man. Are you my little Spider-Man? Look at Aaron's haircut. Just gave him a haircut. Come on. Hey, come on. Show it, baby. You're not showing behind. Just behind? Yeah. Okay. Come on. Show it. There you go. What are you doing, little boy? Is that a TV? Huh? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Pinoy Dad. Signing on. So it's been a while. Medyo busy po sa trabaho. Kaya I don't have any time to upload or do anything for my videos. So pasensya na po. I'm gonna be mowing some part of the lawn dito sa backyard, and my wife has been busy outside. We're trying to plant some vegetables and we're gonna do some planters para at least ma-raise naman kami ng sarili naming pagkain. Hopefully maging successful. It's a trial and error. So wish us luck. So ito po yung isa setup ko na raised bed. Ginawa ko ito last week, pero ulitin ko ulit. Medyo kinakabos lang po ako ng hininga. Medyo allergies. And then, natanim na po namin yung aming fig tree from nabigay ni Rafael and Lloyd. So, nabuhay po siya through winter. And medyo linisig po ito. Po myrtle tree. Then ito po apple tree. Meron po akong nilinis na, ito kalilinis ko lang, pero nagsimula na naman siya mag weeds. Ito po. So mas magandang tingnan kasi mas malinis comparing dun sa daming damo. And ito po yung apple tree namin. Kailangan ipalun. And ito po, pinaghirapan ni Mrs. Pag off po siya, so tinanggal po namin yung mulch. Pinalitan po niya ng white rocks na available. Bumili pa siya ng extra. And
Meron po kaming upo. Meron po akong tanim na bay leaf. Pinuha ko siya online last year. Last year or a few months ago. So, medyo malaki na po siya. So, papapakinabangan na siya. If you got stuff right now, tulad ng gardening, so pa-share na lang po kung ano po yung ginagawa natin. And hopefully, maging self-sufficient tayo sa pagkain. Kasi mahirap po ngayon mamahal ang bilihin dito sa Amerika. Tumaas po by probably 10 to 15% ang mga bilihin. So the economy is dipping down. Hopefully makabawi po. Okay.